Most of us are asking, pwede ba ang lupa namin arkilahin ng dito? Magkano ang ibibigay sa atin ni dito kung arkilahin man? Sino ang mga ahenteng pwedeng lapitan para i-apply ang lupa? Ano ang espesipikong lugar o saan ang espesipikong lugar para ma-approve ang lupa? Our story and other myths. Actually, 2019 pa po nang may nagkwento na sa amin na pwede daw pong magamit ng dito ang lupa nila mama at ng mga kapatid niya. September 2020 po, may mga pumunta sa bahay na mga nagpakilala po mga sub-agents daw po ng dito. Na iba naman po sa nalalaman ko. Ipinahanda po nila yung mga Xerox copy ng titulo ng lupa at tax declaration. Hanggang sa makumpleto po namin ibigay sa kanila ang mga dokumento, may pinasign silang ilang mga pahina po ng mga papeles, isa na doon yung usapan sa makukuha nilang halaga at porsyento ng ibabayad daw po ng dito. Ang kanilang sinabi po ay maghintay sa pag-approve ng mga dokumento na iba naman po sa aking nalalaman. Kasi sa ayon po sa nabasa ko po, hindi naman daw po talaga ina-apply ang lupa, kundi predetermined na daw po ng dito ang mga lupang pagtatayuan. It means, kumbaga, meron nang napili pa bago pa man nagsagawa ng mga operation. Ayun po, dumating yung dalawa at tatlong buwan, wala pa rin pong tawag mula sa dito ang mga ahente na na-receive po namin. Amin naman pong narinig mula sa usap-usapan sa mga tao dito sa March 2021 na daw po darating sa butuan ng pagtatayo ng mga tower. Pero po, May na at wala pa rin pong update sa mga dokumento po namin kung approve po ba kami or hindi. At ngayon po, kami po, hindi na po kami umaasa. Kasi meron po kaming nabasa. Dito po sa part na to, sinasabi na bago pa man talaga ang mga operations, predetermined na daw po talaga ang mga lupa na pagtatayuan. Kailangan po kung may pupunta po sa inyo mga ahente, or nagpapakilalang ahente nandito, kailangan po ay tingnan nyo po kung meron po silang mga authorization letters or identification po na maipapakita sa inyo.